Honestly, hindi ko masyadong nakita yung detalye no, no? Yung detalye ng incident na yun, nabasa ko lang sa news. Pero lalo na ang United States, no? Dahil meron tayong EDCA with them, no? May agreement tayo with them. Meron tayong mga military exercises with them through the Balikatan. Dapat respetuhin rin nila yung proseso natin. Hindi pa yung pwedeng gawing parang garahe na pwedeng anytime pwedeng pumasok at lumabas at walang paalam. No? Hindi tayo garahe ng Amerika. No? At importante na sumunod rin sila sa ating mga patakaran. Regulasyon. No? Dahil mga eroplano to eh. May safety issue to eh. Kaya nung nakita ko sa balita na naglanding lang, nagpark lang, may safety issue to. No? Dahil ang airport natin, pag makikita natin, wala naman tayong dedicated airport for military. Lahat ng airport natin, halos lahat ng airport natin, may civilian activities. No? Ito yung mga airlines. Kaya hindi pwede lang silang pumasok dito ng walang paalam dahil mayroong safety issue rin na nakasalalay dyan. So pwede ba yung gawin na walang coordination with our... Dapat nga hindi pwede yun eh. Dapat hindi pwede. Bago lumipad ang isang eroplano sa kanyang destinasyon, nagpapaalam muna yan kung anong oras dadating dito, saan siya magpapark. May full coordination na yan. Kaya hindi ko pa masyadong kabisado yung detalye. Pero in principle, walang eroplanong aalis at maglalan sa isang lugar nang walang paalam. In principle, whether civilian ka or military aircraft ka, ganyan talaga ang proseso. Marlon. Sir, so do you share the sentiment of Senator Aimee na because she's saying that dapat na kung gano'n tayo ka-vigilant sa intrusion ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea, dapat gano'n din yung pag-secure natin ang ating nung skies ng Pilipinas against sa mga foreign air assets. Yeah. Even dumadaan, tama ka Marlon, even dumadaan sa airspace natin, dapat magpaalam yan. In fact, ang CAAP, pag makikita natin yung revenue ng CAAP, almost 70% galing doon sa hindi ko lang kabisado yung technical term, pero pag dumadaan sila, may fee yan eh. No? Doon ang revenue, galing doon ang revenue nila. No? So, ang punto ko is, may mga regulasyon tayo na dapat sundin ng lahat. No? Especially military aircraft, no? Dahil may sensitivities yan. Kaya yun na nga, so, hindi tayo pwedeng gawing garahe ng kahit anumang bansa. Not only the United States, but any nation. Kahit na, yun nga, kahit meron tayong defense ties with this kahit na may defense ties tayo dahil may mga regulation yan. Yung defense, pag if you look at EDCA, everything, sasabihin nila, pinapayagan pero gagawa ng regulasyon o sumunod sa regulasyon. So very clear yan. Hindi siya open-ended na anything goes. No? Hindi siya ganun. No? So, binubuli ba tayo ng dalawang superpower? Ayun, ginagawang garahe ng mga military craft ng US and then may about 48 Chinese militia vessel naman sa may West Philippine Sea. Parang kinukuyog tayo sa... Well, ano lang, kahit anong man bansa, no? I don't want to isolate kung US o China. Kahit anong man bansa, dapat respetuhin yung ating regulasyon. Mm-hmm. Yung mga regulasyon, nandyan yan para sa safety, para maprotektuhan yung ating mga kababayan. At kahit sinong bansa, kung gusto nilang pumunta dito, sumunod lang sila sa regulasyon natin.